Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Aris Maligaya mula Malayang Batangas, Dr. Charles. Samahan niyo po kami sa ating programa, Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, aming Diyos na dakila at magpala. Nandirito po kami sa umagang ito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa mga pagpala na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga ay matutunghay natin ang salita ng Diyos from Exodus 30, verse 34 to 38 with the title, The Holy Incense. Sabi po sa 34, sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng istakte, onise, galbano at purong insenso. 35, paghaluhaluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay ng mga gawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. 36, dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaba ng tipan. Sa tulad ng tipanan, ituring mo itong ganap na sagrado. 37, huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na sariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. 38. Ititiwalag ang sino mang gumamit ito bilang pabango. Dito, pinapakita ng Panginoon kung paano gawin ang insenso, paano paggamit ito at ang pangangailangan para sa ganap na pagsunod. At sinabi ng Panginoon kay Moises kung paano gagawin ang insenso na susunugin sa loob ng tabernakulo. Sinabi niya kay Moises na kumuha namang spices o pampalasa gaya ng istakte, onika at galbanum, mga pampalasa na may punong kamangyan. Sinabi ng Panginoon kay Moises na paghaluhuluin ang mga sangkap at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Bakit po asin? Ang asin ay lubos na pinahalagan bilang isang pang-imbak ng mga sinaunang tao sa mundo. Hanggang ngayon, ang asin ay ginagamit bilang preservative sa ating mga pagkain. Ang asin ay dinadagdag sa insenso ay nakakatulong sa spiritual na kalidad ng insenso at ginagawa nitong banal at sagrado. Ang pagdaragdag ng asin sa insenso na iniaalay sa banal na lugar ay nagiging isang paalala na ang paglapit sa Diyos sa panalangin ay batay sa isang tipan ng relasyon kung saan ipinagkaloob ng Panginoon ang kapatawaran at nabuksan ang daan sa pamamagitan ng paghahain. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa paghahanda ng insenso, inutusan ng Panginoon si Moises na digdikin ng pino ang konti nito at pagkatapos ilalagay niya ang bahagi nito sa harap ng altar kung saan ang Panginoon ay makikipagkita sa kanya. Ang gawain ito ay ginagawa sa lugar ng pagpulong kasama ang Panginoon ay nangangahulugan ng isang banal na ritual. Ang paggawa ng insenso ay sagrado at banal. Huwag ninyong gagawin ito para lang sa pasarili ninyong kapakanan at ariin ninyo itong special na sangkap para lang sa ating Panginoon. Sinabi ito ng Panginoon na ang ganitong uri ng insenso ay dapat ituring na banal at gaya ng langis na pampahid. Nagbabala ang Panginoon na ang sino mang gagawa ng katulad nito upang gamitin bilang pabango ay ihiwalay niya sa kanyang bayan. Sa maraming gawain panrelihiyon, ang pagsunog ng insenso ay pinaniwalaang nagpapalalim ng ating relasyon sa Panginoon at nagpapalakas sa ating spiritual na kalagayan. Ang bango ng insenso ay makatutulong upang magbigay ng espesyal na pakiramdam sa gumagawa nito at nakapagpanatag sa isipan, gayon din sa puso na nakakalanghap nito. Ang puting usok na tumatas mula sa altar ay simbolo ng pagkabanal at paglilinis. Ito rin ay simbolo ng ating mga panalangin. Sabi po sa Awit 141 verse 2, ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na sa iyong handog na insenso itong pagtataas ng kamay ko. Ang mga panalangin na may halong pagmamataas ay mabaho, ngunit ang mga panalangin na may pagpapakumbaba ay mabango. Minsan may sukat tayo ng bitterness sa buhay natin, ngunit kung matuto tayo manalangin at ituon ang ating mga puso sa Panginoon, itinuturing niya
niya na ang ating mga panalangin na isang mabango at mahalimuyak sa kanyang harapan. Ang Panginoon ay tumitingin sa katapatan natin at sa kababaang loob natin. Kapag ang panalangin ay naglalaman ng mga tamang sangkap, ito ay nagsisilbing isang mabangong halimuyak sa ating Panginoon. Sa ating pagnilay-nilay, ang haing handog ng mga panalangin at pagsambay isang pinakamabangong insenso na gustong-gusto ng Panginoon na gawin natin na may kababaang loob at pagsamo, sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa puso ng bawat sumasamba. Daan ng panahon, natutunan ng mga tao na gawin ang insenso na ito upang gamitin sa pagpapanatili ng ating kabanalan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpala, nandirito po kami, Panginoon, sa umagang ito. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong walang hanggang katakilaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay buhay. Salamat sa kaligtasan ng bawat isa. Dalangin po namin ang iyong kasaganaan, kapayapaan sa bawat isa, lalo-lalo na po sa bansang Pilipinas. Dalangin po namin ang bawat isa na namumuno sa bansang Pilipinas na ikaw ang maghari sa kanila, Panginoon, at kilalan bilang isang Diyos na mapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. Dalangin po namin ang lahat na namumuno sa bansang Pilipinas na magkamayroon ng takot sa iyo upang ang bawat desisyon o gagawin nila ay yung naayon lamang sa iyo at sa kapakanan ng mamamayan ng bansang ito. Naniniwala po kami na ikaw ang maghahari sa bansang ito. Ikaw, Panginoon, ang magkontrol sa aming presidente na ang bawat bibitawan niyang salita o gagawin ay yung ikabubuti at ikalalago ng bansang Pilipinas. Malamat po sa inyong pakibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang pagiging kaunawa natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ishare ang video na ito upang kayo maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.